Magandang buhay po sa inyong lahat, mga katiits. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga nag-comment sa ating latest videos. Nandyan po ang mga pangalan nyo sa itaas. Shout out po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo ngayon upang magbigay sa inyo ng konting ideya na pwede nyong magamit sa larangan ng ating pagtitreasure. Nandito tayo sa isang area ngayon kung saan ito ay nasa gilid ng simbahan. Ayan, mga katiyet, simbahan po yan. Dahil may nakikita tayo ditong nakatumpok na maraming bato. Doon sa kabilang part ay wala namang bato na makikita. Ngunit dito lang maraming bato. Ayan, mga katiyet, so may nakikita akong deposit dito. Ayan, dyan siya. Mayroong deposit. Para maiba naman, nakikita na natin ang deposit, kaya hanapin na naman natin yung mga sign and marker kung bakit mayroong deposit dyan, mga katiets. Ayan, tingnan nyo. Parang simple lang, wala ka namang ibang mapapansin. Bakit mayroong deposit kaya dyan, mga katiets? Okay? Hanapin natin ang mga dahilan kung bakit sinasabi kong mayroong deposit dyan. Dati, naghahanap tayo ng marka bago natin mahanap ang deposit. Ngayon, tuturo natin kaagad ang mga deposit. Ito ang unang dahilan bakit may deposit dyan. Dito sa batong ito ay mayroong telescopic hole. Pag sinilip natin itong telescopic hole, ang makikita natin ay ang parting iyon na mayroong deposit. Isa yan sa unang dahilan. Ito pa, mga katetso, mayroong letter H dito at dito letter Y. Ito kasi ay isang stone map ng closed tunnel dito. Nandun sa unahan yung sa may puno, nandun ang closed tunnel, mga katets. At ito yung stone map layout ng closed tunnel, mga katets. Ganyan ang itsura ng closed tunnel doon. Ayan. Yan, makikita natin ang part na yan. Yan ang exact digging spot, mga katets. Ayan. So, hanap pa tayo ng ibang mga dahilan. Dito, mga katets, meron ditong old coconut, no? Yung ugat niya na lang natira, mga katets, dahil namatay na. At sa bandang east niya ay ito ang makikita natin, ang batong merong telescopic hole, mga katets. Ayan, no? Yun, nakikita natin ang digging spot at nandito ang deposit. So, hanap pa tayo ng ibang mga dahilan kung bakit mayroong deposit dito. At dito nga, mga katets, sa tapat nito ay mayroong triangle shape na bato na mayroong tatlong guhit at yung isang side niya ay putol at yung putol ay nakaharap dyan sa deposit at mayroon siyang malalim na dot. Yan, mga katets. So, hanap pa tayo ng iba. At ito pa, mga katets, tingnan nyo. Ito ay isang isda na tilapia. Tilapiang bato. Ayan, oh, perfect hole. Meron siyang mata na napakababaw lang, mga katets. Kaya ang deposit na tinuturo niya na ay nandito lang. Ayan. So, hanap pa tayo ng ibang coordinate marker na magpapatunay na meron talagang deposit dyan sa tinuturo ng telescopic hole. Kasi meron kasing ibang mga telescopic hole na walang lamang deposit. At dito naman, sa kanang bahagi ko ay merong triangle shape na bato. Oh, yung dalawang side niya, mga katets, ay merong arrowhead. Ngunit ang isang ito ay merong putol. Pag putol na arrowhead, yan ay nakaturo sa deposit. Ayan, mga katets. Ayan. So, hanap pa tayo. Bakit dyan ang deposit? Yan ang tanong natin, mga katets. Bakit merong deposit dyan? Ha? Dito naman, sa harap natin, sa bandang itaas, ay meron tayong nakikitang parang hindi klarong mukha ng paniki. Ayan, mga katets. Ang isang mata niya ay bulag at ang isa ay merong butas. Ayan, maliit na dot na medyo malalim, mga katets. At kung titingnan natin,
yan ay diretso dito sa deposit, mga katets. Ayan o. Ayan, tingnan yung mabuti, mga katets. Talagang nakatutok dito ang butas sa kanyang mata. At dito naman sa kanan natin, ating tingnan, mga katets. Ayun o. Ayan, tingnan nyo. Parang may ulo ng isang ibon na namatay. At yung mata niya ay medyo malalim. Ayan, asukatin nga natin. Parang merong isang pulgada ang lalim at ang lapad ng kanyang mata. So kung titingnan natin, ang butas na yan ay diretsong nakatutok dyan sa sinasabi nating merong deposit, mga katets. Ayan lang. So hanap pa tayo, gusto nyo pang dagdagan? Para naman maraming magpapatibay sa ating sinasabi na may deposit dyan. So bakit nga ba merong deposit dyan? At balik tayo dyan sa merong paniki. At sa gilid nito ay merong arrowhead na nakaturo sa batong ito. At kung titingnan natin ang batong ito, mga katets, tingnan nyo mabuti. Isa siyang kubra. Ayan. At meron siyang isang mata. Ito, yan siya, mga katets. Tingnan nyo mabuti. Ito yung mata niya, mga katets. Ayan o. Ayan. Yan ang mata ng isang kubra, mga katets. Tingnan nyo. Nakatutok rin dito sa deposit. Kaya ingat-ingat din, mga katets, dahil ang deposit dito ay poisonous. Merong poison trap ang deposit dito, mga katets. Dito naman tayo sa kaliwang bahagi, sa bandang itaas. Tingnan nyo yun, mga katets. Merong dot sa unahan. Ayan o. Yan sa batong yan, mga katets o. Ayan. Perfect dot na mababaho lang. Ayan. At sa ibabaw nito, mga katets, meron tayong makikitang tatlong bato na medyo mahaba, no? Magkatabi ang tatlong bato at silang tatlo ay hugis triangle. At yung gitna ay merong passageway at diretso yan dito sa deposit, mga katets. Ayan, tingnan nyo mabuti. Kung nalatan nyo, mga katets, ang mga bato na nandito ay parang mga normal lang, mga katets. Pero talagang naka-arrange sila, mga katets. Talagang merong pattern ang mga hapon. Ayan pa sa baba natin, mga katets, ito ay isang bato na medyo mahaba at meron siyang arrowhead, mga katets. Ayan o. Ayan. So tingnan natin kung saan yan nakaturo. Yan ay nakaturo pa rin sa batong ito, mga katets, na merong telescopic hole. At ang kanyang mga coordinated markers na nagpapatunay ay yan, mga katets, yung merong dot na bato sa unahan, merong tatlong bato na merong passageway, ayun pa yung mukhang paniki na bulag ang isang mata at merong dot ang isang mata, at sa gilid niya merong arrowhead na nakatutok doon sa king cobra na merong isang mata, no? Mga ganong mata ng cobra ay napaka-poisonous ang traps niyan, mga katets. Yun pa yung dot at saka yung triangle shape na bato ay nakatutok din dito. So parang ganon lang, mga katets. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.